Nako, ay nakakawala pala yung mga ibon natin dito, naubos yung laman ng isang cage. So kakawilan natin galing sa trabaho. So may nakita lang ako isang piraso, ayun. So yung U-wing. Isa lang yung natitira sa ating cage, nakakawala yung apat na pares. Ning mga kaibon, so yan. So welcome back sa aking YouTube channel, ang Ken Ken Mini Aviary. So kakauwilan natin. So meron tayong bad news. Dahil na napansin ko nang pag-uwi natin, yung isang cage natin sa labas ay nakabukas ang pinto. So ayun, sa cage sa labas. So pagtingin ko, wala nang laman. So lahat ng mga ibon natin, nasa apat na pares yata yung mga kaibon. So, nakakawala lahat. So, chinek ko dito, nakaangat yung pinto dito. So, nagpatuka tayo ng umaga. So, hindi ko sure kung nabuksan ba nila o hindi bumaba yung pinakapinto. So yung pinto nun meron nang nalagay na parang bakal. So ngayon ko lang napansin nung umuwi ako. Yun na nga, at mga nakatakas na pala. So meron tayong nahuli na isang piraso. So napansin ko na sa ibabaw nung cage. So ilalagay ko yung video sa may taas. So para makita nyo kanina. May video kanina pagdating ko. So meron isang ibon doon na nahuli natin. Yung isang green U-wing na opakak. So proven. So nakakawala yung kapares niya. Saka yung iba pang ibon. So yung dalawa doon na ibon, yung isang blue opa na split in, saka green. So magkapalit yun na pares nating hantid. So nakakawala. Sapos yung dalawang pares ng project na opa pale. So dalawang green yun. Proven pair yung makak. So yun na nga yung ating update ngayon. So natakasan tayo ng mga ibon. So check natin bukas pag patok ako ng umaga, baka sakaling merong mga may mga ibon pa na nasa dito sa area sa labas, kasi meron tayong puno rito sa taas ng alateris. Baka meron pang mga naiwan dito na dumapo. Ayan, sa may taas. So, tingnan natin sa may taas bukas. Ayan. Check na lang natin bukas. Baka meron pa tayong mga huli pang iba. Kung sakaling meron pang mga ibon na nasa taas. So, ang inaalala ko lang dito mga kaibon ay maraming pusa kasi dito. So, baka yung iba ay natangay. O, huwag naman sana. So bukas natin malalaman kung meron pang ano, pagpatukan natin sa umaga. Ayan. Naalos na ubos yung isang cage na laman. So ang laman nun ay bali limang apat na pares. Apat. So naka-recover tayo ng isa. Yung kak. So hindi siya umalis dun sa taas, nakabang siya. O baka yun, umalis na rin kanina, bumalik lang. Yung mga kasamaan niya, yung nawala. So may mga singsing naman mga kaibon, yung ating mga alaga. So makikilala natin yan kung sakaling mahuli na ng ibang tao. So yan. So ito yung first time natin na makawala ng ganun karaming ibon. So ubos lahat ng laman nung cage. Buti na lang nailipat ko pala yung ibang ibon dun sa taas. So ayun, yung apat na pares. So ayun, nalipat natin sa taas. So hinatiin natin sila kasi medyo crowded sila rito sa baba. So yung apat na pares dito, ito mga project popa pale. So pinagsama-sama natin sa taas. Tapos yung iba sa baba. So ang problema nga lang ay
nakatakas. So ito yung natira lang dito sa ating, so ito yung kauna-una akong breeder dito, opaline. So ayan, opaline. So yung kauna natin breeder, so nawala yung kapares niya na green, tapos yung iba pa. Ayan. So yung mga ibon na nawala, so ilagay ko rin sa may video para makita nyo yung mga klase ng ibon. So isang blue yun, tapos karamihan puro green. Yung iba split ino, tapos yung iba nun mga project na opa pale. So yun lang muna mga kaibon yung ating update. So sayang ha, at nakaya na itlakasan ng mga ibon. So kasama talaga sa pag alaga yung ganito. So nalimutan yata natin, hindi ko alam kung nalimutan ko na isara yung pinto o baka naangat nung mga ibon, kasi magaling talaga magangat yung mga African lovebirds nung cage. So naangat nila, so kahit nga mayroon lock minsan, lalo na yung plastic na lock, ay sisira pa nila yung lock. So, dito na lang muna mga kaibon, at salamat sa pag-anood.